Doc Michelle, eto na. Sa mga momshi na, pinapayagan nyo bang gumamit na ng gadgets ang inyong mga anak sa anong edad? Ikaw? Ang ako, anak mo ngayon ay... Magpo-4 na. Nag-gadgets na ba siya? Nag-gadget siya. Oo, pero, proseso rin siya sa aming mag-asawa ate na parang nung una, papatry mong gamitin niya. Oo. Pag nakita mo kung paano yung reaction niya, like, sobrang addicted ba siya or hindi na mapakain, yun yung talagang kailangan mo. Okay. Pero siya kasi, ate, makakausap naman siya. Like, okay. Pag alam niya, pag sinabi mong tama na, hindi siya nagta-tantrums. Ay, pag sinabi mong it's time for that, okay din siya. Oh, so, ganun po siya. Ang bait naman ni Kami. Well-managed ng mga magulang. Oo. How about Ma'am si Roxanne? Ako, nakita ko yung difference nung may gadget sa wala. Yung parang nabugbog sa gadget yung mga anak ko, naging temperamental. Ending, mag-aaway lang kayong mag-mommy. So, parang, diniscover ko, try ko little by little, tanggalin yung gadget. Yes, ayan. Pero, syempre, sina Jordan, Mela, and Pele, nakakagamit na rin sila ng mga gadgets. Pero today, may dapat muna silang gagawin para makagamit ng gadgets. Gusto nyo bang gumamit ng gadgets ngayon? Yes! Pero bago kayo gumamit, kailangan muna namin kayong bigyan ng task. Sa mga momshi na nanonood ngayon, okay na bigyan nyo na muna ng task ang kids ninyo bago sila mag-gadget para may time kayo together at natututo rin ang mga anak ninyo. Eto ngayon, ang gagawin natin ngayon ha, Mela, all you have to do, English kasi kami sa bahay. Yun lang. Mela, kunin mo yung mga kalabasa. Ikaw ang mag-iipon ng kalabasa. Si Jordan naman, mag-iipon. Ikaw ang mag-iipon ng talong. You, Pele, is ikaw ang mag-iipo ng kamatis, tomato. Ayan, very good. Okay. Kapag nagawa nyo yan, bibigyan na namin kayo ng chance na makagamit ng gadget! Wow! Chance pa lang! Habang ginagawa nyo yan, may tanong tayo kay Doc Michelle. Ang mga bata bang laging nag-gadget, ano yung pinaka hindi magandang pwedeng maidulot nito sa magandang kanila? Magandang tanong. Lagi ko tinuturo yan sa parents, no? Ang isa sa pinaka, kita naman natin yung effect sa mata. Another is sa obesity kasi kulang sila sa movement. Yung iba, pag younger mo na-expose sa sobrang gadget, yung mas maliit pa sa kanila, hindi makapagsalita agad. Yung iba naman, may motor problem. Yung hindi makagrip ng pencil, ang tawag doon may sensory motor problem. Kaya yung iba, nagkaka-learning delay, hindi makabasa. Ang pinaka sa maliliit na bata, yung tinatawag na focus and attention. Yung pag pinaupo mo sila, hindi nila kayang umupo. Kasi yung brain nila, hindi pa ready sa sobrang bilis ng pace na nasa digital media. Correct. Kala natin mayaman na pag may gadget o kaya in na. Tandaan natin, lumaki tayo na maayos dahil wala siya. Kailangan yan later on, pag mga 7, 8, 9, 10, nag-iiba na yung rules. Pero yung ganito, huwag niyong papalampasin as much as possible. Ito yung recommendation ng American Academy of Pediatrics na kami mga psychologists. Ako, digital parenting talaga yung lagi kong ina-advocate. Kailangan hindi lalampas sa maliliit na batang ito ng 2 hours a day. At hindi siya at hindi siya dire-diretso. Ayan. Nako, malinaw na malinaw, ha? Malinaw na malinaw. Pag sobra kasi talagang nakakasama. Tama. Klaro yan sa ating mga mamshi. Ito,